So, hello, good day guys. Again, it's Ricky Neutron here on YouTube. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng camera sa ating sasakyan. So, ito is a vehicle black box, DVR. So, ito yung specs. May kasama na siyang memory card na SanDisk 32GB. Ito ang kanyang accessories. So, ito guys, is hindi na natin siya i-install dun sa lalagyan ng charger kasi para magamit pa natin yung sasakyan. Lalagyan natin siya ng wire para mismong wire na natin yung itap sa loob para meron pa rin kayong access sa paggamit ng phone charger. So yung kanyang butas hindi natin yun hindi natin dun siya i-install. Kusa natin siyang itatap sa loob. So sa key on 1 tayo magtatap para sa pag-on ng susi gagana na yung camera natin. So ito yung kanyang screen, dito yung kanyang reverse. Yan, tuturuan ko kayo kung saan natin itatap yung reverse para automatic siyang mag-view sa likod kapag nakatras yung sasakyan. So again, ito is DIY. Kung hindi kayo marunong, importante meron kayong tools na patanggal ng covers lalo na sa mga bagong sasakyan. Ito yung kanya itsura. So ayan. Ito. So natanggal na namin yung cover sa likod. Ayan. Pati na dun sa likod or sa loob ng trunk, natanggalan namin, pati ito sa gilid. Kasi dito tayo kukuha ng access sa isang wire. Isang wire lang yung itatap natin para sa reverse light. Ito yung tools na ginagamit namin or natin. Ganito siya paggamit. Sample lang. So kasama nga pala natin si John Mark Camero sa Facebook, JM Channel sa YouTube. So thank you John for assisting me here sa Mintal Santander Resort. So ganun lang ang pagtanggal. Again, set siya, marami yan. Nabili ko to is 60 pesos only sa Mr. DIY dito sa Davao. Ayan. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano natin siya i-install. Una tayo dito sa likod sa kanyang reverse camera. Ayan, papasok natin yung wire dito. So natanggalan natin yung kanyang cover. Ito yun. Yan yung mga butas sa mga lock. Tapos i-atras natin itong ilaw para sa kanyang plate number. Para dyan natin dadaan yung wire. Pinkunin natin yung camera. Ito. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel para mas lagi kayong updated sa ating mga new upcoming videos, so assorted videos or mixed content. Ayan. So ang gagawin natin dyan para hindi siya ganong maipit yung wire, babalutin natin ng tape, tapos pasok natin dito sa butas na ito. Ayan, pasok natin siya dyan sa loob, tapos idikit natin siya dito para ganyan yung position niya. Ayan. So yan na siya guys, dikit lang natin siya mamaya. So yan yung actual niya. Binalot natin siya ng tape para hindi masyadong ipit. So yan na yung kanyang wire papunta sa loob. Connect lang natin itong kanyang isa pang socket. Ano dyan. Yan. Tapos ito is a reverse light, yung red wire sa positive ng reverse light. So ang kulay dito sa Vios is a red blue stripe. So ayan, ito yung kanyang ground. Hindi tayo magtatap dyan sa ground. So kung iba yung kulay sa reverse light ng iyong sasakyan, gagamit lang kayo ng test lamp, tapos i-reverse nyo yung kanyang ang iyong sasakyan, tapos dapat iilaw siya. Hanapin nyo yung positive, or mas mabuti tester yung gagamitin ninyo. So madali lang malaman yung positive kung wala kayong mga gamit. Ito sa gitna. Kasi yung sa body is ground. So ito yung sa gitna, ayan yung positive. So tap natin siya sa red blue stripe na wire. Yung positive ng reverse light sa reverse camera natin. So yung wire. So by the way guys, dito nga pala yung kaibigan natin na si Leo Ramis. YouTube Leo Ramis. Sorry Moto Vlog. So please subscribe sa kanyang channel. Sorry Moto Vlog sa YouTube. So nasa screen, ayan. So okay, proceed tayo. Pasok natin yung wire pagkatapos natin matap dito sa reverse light. So tap muna natin.
Guys, pasok natin siya sa loob. So gagamit tayo ngayon ng tie wire or alambre. So dito yan, tutulungan tayo ni John para may pasok. Ito siya. Yan. So yun guys, so madali lang naman yung pagpasok natin, hindi na natin ito tatanggalin. So makita nyo dyan sa loob, yan. Ayan. Punta yan dyan sa likod, yung butas na yan, yung maliwanag. Dyan natin ipapasok yung alambre or tie wire. Tie wire. Ayan. So, pasok lang natin. Tapos, itatali na dyan. Pag nahila na natin yung wire, ipapasok natin siya dito sa loob ng plastic na to. Dali lang namang tanggalin yan. Ayan. Papunta dun sa ating harap or sa dashboard. Tapos babuksan natin to mamaya kasi hindi tayo kukuha ng supply. Huwag na tayong kukuha dito kasi para sa charger access yan, para makapag-charge tayo ng cellphone. Kukuha tayo ng isang supply dito sa K-ON-1 para pag on ang susi, kagana yung camera natin. So hilain muna natin yung wire. Okay na? Okay. Yan. Pasok natin siya sa loob ng plastic na to. Dito hanggang doon. Ayan. Dalang yung tanggalin. Yan. Kita nyo naman, di ba? Papunta dito. So, yan guys. Para mas hindi na kayo mahirapan, install muna natin yung kanyang monitor dito. Para yung wire, masyadong mataas kasi, matansya natin. Para dito na natin itatago yung sobra. So, install lang muna natin para matansya yung sukat ng wire. Importante din itong kanyang rubber na lock para madikit natin yung bagong screen. Diyan, pakihawak. Ayan na siya guys. Ayan, then pasok natin to. Ayan, AV in.
Ayan. Tapos yung supply naman mamaya, follow lang natin. Tapos pasok natin sa isa itaas. Ayan. Ligpit lang natin. Tatanggalin pa natin yan mamaya kasi isasama natin yung wire ng supply. Itatali natin silang dalawa. Tapos yung sobra, dito na natin siya iikot. Ayan. So, temporary actual. Temporary actual. So, ayan. Okay, proceed tayo dun sa pagligpit nitong wire. Pause lang muna natin. Okay guys, next, para maisabay natin silang dalawa, para ma-fix na natin dito sa itaas. Plug na natin itong kanyang power supply na naka USB type. Ayan. Tanggalin natin. Tape natin silang dalawa. Ayan. Okay guys, hanggang dito lang muna yung na-tape natin kasi maitatago naman natin yung ibang wire. So i-tape din natin siya dito. Pero mamaya na, i-fix muna natin lahat ng wire. Make sure na ito is nakatap sa K-on-1 or sa susi. So again, hindi tayo mag-tap doon sa kanyang mismong charger sa sasakyan para may access pa rin tayo sa pag-charge na cellphone. Ituturo ko sa inyo kung paano natin siya itatap sa ating K-on-1. So yan na guys, nabaklas na natin yung cover ng kanyang susian or sa manubela. So hahanap tayo dito ngayon ng K-on-1. Yan. Madali lang naman siyang tanggalin. May isang bolt siya sa ilalim tapos dalawa dito sa gilid. Phillips screw or star screw ang gagamitin. So hahanap tayo dyan ng K-on-1, yung mag-on kapag pag-on natin ng susi or sa dashboard. Gagamit tayo ngayon ng tester. Tapos doon natin itatap itong ating positive. Lalagyan natin ito ng wire. Ito yung ground. Lalagyan natin yan ng wire. Pwede natin siya lagyan ng palibot. Papalibutan natin ng wire. Tap natin sa body ground or sa metal ng sasakyan. Tapos ito yung positive. So since wala tayong soldering iron kasi malayo yung access dito, babaklasin ko to. Hahanap ako ng access. So pause ko muna. So ayan na siya guys. Nilagyan ko siya ng ground. Make sure na automotive wire yung gagamitin natin kasi wala tayong soldering iron kaya ito yung ginawa ko. So higpitan natin kasi napipress ito eh. Ayan. Higpitan lang natin. Ayan. Babalutin natin ng tape. Tapos dito sa positive, ikutin nyo siya ng dandahan. Dandahan lang kasi may fuse yan siya sa loob. Tasan nyo lang yung wire kasi sa metal ground tayo magtatap. Then sa positive, ito white yung napili kong wire. So wala tayong red, di ko nadala yung red. Ayan. Twist lang natin. Tapos yan, connect natin dyan. Fuse. Balik lang natin to. Yan, pwede yan din. Pwede dyan, ayan. Balik natin yung fuse. Yan. Ikot. So, yan na siya guys. Make sure nyo lang na babalutin natin ng tape kasi positive ito. Ayan. Tap natin to sa susian. Tuturo ko mamaya. Ito yung sa ground. Taasan natin. Kasi dito tayo magtatap ng ground. Ayan. May bolt yan siya dyan.
Ayan, may bakal lang sa dyan. Kaya taasan natin para mas malayo yung wire or tapan natin ng ground. So pause ko lang muna. Balik lang muna natin tong kanyang cover sa trunk at saka itong sa gilid. So fix na yan. Yan. Balik natin tong kanyang mga plastic na lock. So okay guys, dito na tayo sa final installation ng kanyang supply. So nakabit na natin lahat, camera sa likod, tsaka ito kanyang screen sa harap. Ayan. So dito ko siya dinaan. Ayan. Papasok dito sa gilid. Ayan. Then, labas dito sa may likod ng manubela. Dito na siya. So na din yung kanyang wire. So, ngayon, ituturo ko na sa inyo kung saan tayo magtatap ng main supply. So, ayan. Meron tayo ditong tester. Lagyan natin yung susi. Ayan, set natin siya sa DC. Kung digital yung gamit ninyo, ito. Pwede din test lamp or yung bulb na 12 volts. So, ayan yung DC. Ayan. So, connect natin siya sa ground. Ito yung magsisilbing ground natin. Ground din yan. Yung lalagyan ng susi. On natin siya. Ayan. So, hahanap tayo ngayon ng 12 volts. So, ito wala. Ayan, wala. So, yellow yan na wire. Ito. So, sa green, wala. Try natin sa black. Yan. So, off natin yung susi. Make sure na mawawala yung supply. Yan. So, sa black tayo magtatap ng positive. Yun yung sa ground is sa body ng sasakyan. Sa metal. Yan yung black. Yan. Diyan tayo magtatap ng positive sa ating power supply ng camera natin. Ito, white. That's good. So yan guys, again yung black dito natin tatap sa metal, ayan. So tap lang natin tapos i-review na natin siya mamaya or ipapakita ko na yung actual niya. So pause ko lang muna, then balik natin yung cover dito sa likod ng manubela. Okay, so okay guys, tapos na natin ma-install lahat. So yan na siya, pag on ng susi, automatic naka video siya sa harap. So yan yung reverse sa katabi niya. Ito. So lalaki lang yung view ng reverse kapag ni-reverse natin yung sasakyan. Yan. So, naka-reverse na siya. So, balik natin sa harap. Ayan. So, again, reverse. Ayan. Then, balik natin siya sa harap. Ayan. So, again, automatic siya mag-re-record kapag on mo ng susi. So, ganun lang guys.
Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial ko na to. Pasensya lang, medyo madali lang yung tutorial natin o binilisan ko lang yung pagturo kasi nagaantay po kasi yung may-ari. So maraming salamat sa panonood. Mag-comment lang kayo sa comment section kung may mga tanong kayo. At stay safe sa ating lahat. Again, maraming salamat sa tumulong sa akin kay Leo Ramis at saka kay Jan, Cameros Jan. So, yan. Paki-subscribe ng kanyang channel, Leo Ramis Sorry Moto Vlog sa YouTube. And again, please do subscribe din sa channel ko, Ricky Neutron sa YouTube. Maraming salamat sa panonood and God bless.